Eh, mayroong pananampalataya ang mali eh. Kaya ang sabi sa 3G's ng Tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ang magtatanong po dito ay isa po siyang Katoliko, 23 years old, si Mr. Hubert Duterte. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat ng ating kababayan sa buong mundo. Ito pong yung tanong ko po. Sa dinabindami na po ng mga relihiyon na naglipa na po ngayon, more than 20,000, iwan ko, but meron po bang isang specific iglesia o isang iglesia na babalikan ang Panginoong Hesus sa pagbalik niya po? Alam mo, kapatid, salamat sa iyong pagdalo, no? Unang-una, kapatid, ang ibig kong ipakita sa iyo, si Kristo kaya babalik, may intensyon. Basahin natin ang 14:1 ng Juan hanggang 2. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang sabi diyan sa Bisaya, sa Cebuano, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan mga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab ug panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako at tuwa usab kamo. So ang layo ng pagbabalik ni Kristo, meron siyang babalikan, meron siyang kukunin. Sino yon, kapatid, yung babalikan niya? Paano niya kukunin? 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid, yung babalikan niya, yung mga namatay kay Kristo at saka yung mga nabubuhay kay Kristo. Halimbawa, 2,000 ang iglesia kamo, tama yon. Sa buong mundo, maaring 2,000 nga. Lahat ba naman ng tao ay isasama ni Kristo? Ang sinasabi niya, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Paghahanda ko kayo ng lugar, at pagkatapos babalik ako. Eh sino yung babalikan? Eh di yung sumasampalataya. Kahit namatay ka na, bubuhayin ka maguli. Pag dinatnang kang buhay, sumasampalataya ka, kasama ka kukuhanin pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong, eh lahat ba ng iglesia kasama? Eh kung ang iglesia sumasampalataya kay Kristo, kasama yun. Eh kung ang sinasampalatayanan mo ay Kristong palsipikado, ay mahirap na makasama yon. Kasi maraming mga Kristo sa ating panahon, kapatid. Iba-ibang Kristo. May Kristong tao. Ano sabi ni San Pablo sa 2 Corinto 11:4? Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap,
ay mabuting pagtiisan ninyo. Mangangaral ibang Jesus, ibang Kristo, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo, sabi ni Pablo, pagtiisa na lang ninyo. Ano ibig sabihin ng pagtiisan? 1:8 ng Galacia. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yung pala ibig sabihin, itakwil. Pagka mangangaral, ibang Kristo, ibang Ebanghelyo, ibang Espiritu, tiisin na lang ninyo, huwag mo nang tanggapin, itakwil mo. Eh kaya hindi lahat ng iglesia kasama ron. Dahil kung halimbawa, ang iglesia, ang pinangangaral ay Kristong mali, Kristong tao, samantalang yung Kristo sa Biblia, eh wala pang tao, umiiral na. Paano naging tao yun? Eh wala pang tao, umiiral na yun. Anak na siya ng Diyos, wala pang tao noon. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ay, iniibig mo eh ka ako bago natatag sanglibutan. Eh, paano naging tao yan? Eh, mas matanda pa sa mundo. Matanda pa sa universo. Ang tao galing sa alabok ng lupa. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon kasi wala pang lupa. Eh, kasama na ng Ama yon. 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Nauna pa siya sa sanglibutan, paano naging tao yan? Basahin nga natin sa Bisaya, ug karon amahan, himaya ako uban gayud kanimo sa himaya, nga akong gibatunan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Paano naging tao yan? Wala pa nga ang kalibutan eh. Eh meron pa na ng palataya mali eh. Kaya ang sabi sa 3G's ng Tito, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Merong mali ang pananampalataya eh. Kaya hindi kasama yun. Kaya sa tanong mo, meron bang specific na babalikan si Kristo? Meron. Yung mga sumasampalataya ng tamang pananampalataya, kung aling iglesia, yung iglesyang ganun ang pananampalataya, yun ang babalikan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Duterte. Amen po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Salamat. Pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid.